Hi guys and welcome back to my channel Lisa Cocinera, and for today's video magluluto nga tayo ng sisling sisig na gamit ang tokwat baboy. So kung bago nga lang dito sa aking channel at nagugustuhan mo ang ganitong mga klase ng cooking content, huwag kalilimutan mag-like, comment, share and subscribe! So ayan na nga, para mapadali ang ating video, na i-prepare ko na nga pala ang ating mga gagamiting mga sangkap gaya ng tokwa at saka ng baboy, sibuyas, sili at ang ating pampaasim na lemon. So bali ang ginawa ko ng pag-prepare pala dito ay prinito ko muna ang tokwa at saka ang baboy. Pinalambot ko ito at hiniwa-hiwa lang na into dice or into bite size. Depende na rin sa inyo kung gaano kalaki ang inyong paghihiwa. At ayan na nga ang ating sibuyas. Medyo ginisa ko siya sa pinagprituhan ko ng baboy. Gisa-gisahin lang natin to hanggang sa lumabas ang kanyang aroma. And syempre, basta sinabi natin sisling sisig, hindi mawawala dyan ang ating pampa-spiciness ng ating sisig, ang ating sili. So bali gigisahin nga lang natin ito kasama ang ating sibuyas. And then pag okay na, naluto na ng kabahagya ang ating sibuyas, ilagay na natin ang ating na-precook na tokwa at saka yung baboy. Halu-haluin nga natin ito sa ating sibuyas. Kung medyo naiinip kayo ay pwede nyo i-pass forward ang aking video kasi nga naman for the halo-halo tayo dito para naman ma-combine ng maigi ang ating sibuyas. And syempre maglalagay tayo dyan ng paminta. Lalagay na rin natin ang ating mga pampalasa gaya na lang ng calamansi juice or lemon juice or pwede ring suka, depende na rin sa inyo kung ano ang merong available sa inyong kusina. Naglagay nga rin pala ako dyan ng 1 tablespoon na toyo. At saka syempre maglalagay din tayo dyan ng pampalasa na asin. 1 teaspoon lang yung ilagay natin kasi medyo maalat ng ating toyo. At syempre mahaba-habang haluan na naman ito. At ang huling sangkap nga na gagamitin natin sa ating sisling sisig ay ang ating butter. Maglalagay tayo dyan ng butter. Depende na kung ano meron sa inyo, butter or margarine ay pwede. So bali, lalagay natin yung ating butter dyan at tutunawin natin and mix-mix sa ating sisling sisig. At biola, luto na ang ating sisling sisig. Ganyan lang kadali ang aking sisig. Pinasimple lamang ito pero pwede rin naman kayo mag-add ng mga gusto nyo ingredients. Pwede rin kayo maglagay dyan ng atay ng manok or kaya mayonnaise. So yan lang naman kasi ang available sa aking fridge. Kaya yan lang ang ating niluto. So yun lamang. Maraming salamat sa panonood at huwag nyo kalilimutan mag-like, comment, share, and subscribe. Bye-bye and see you guys next time!